bumao ng punyal sa likod ni Impong Abilar, ang tagapayo ni Dato Ojera, kasabay ng parang paghahamon sa kanya ng isang taksil na abat na siyang sumaksak sa matanda. Mga kabagis, umpisahan ng pag-anahin ang ating mga imahinasyon sa pakinang subscribe button. Palike na rin mga kabagis ko. Salamat. Sa galit ni Ojera sa traidor nitong kababaryo at sa pagsasalita nito ng pilay na nga ang Dato, sa isang iglap, lumabas muli ang halimaw na gabunan sa katauhan ni Dato Ojera. Pagkatapos ng 19 na taon, kasabay ng pagguhit ng mga makalumang panitikan sa katawan ng Dato Ojera sa kanyang pagpapalit-anyo, ay ang pagbitaw nito sa ginawang saklay ni Impong Abilar at sa pagpapalit-anyo pa lang ni Ojera, sinamantala naman yun ng abat na itarak sa kanya ang punyal. Ngunit bago pa man dumapo ang punyal kay Dato Ojera, nasakal na siya ng Dato sa leeg habang nagpapalit pangalang ito ng anyo. Tampalasan! Bigkas nito naramdam mo ang gigil sa pagkatao ng halimaw sa loob ng Dato. At sa ilang segundo ng pagkakakumpleto ng katauhan ni Ojera ng pagiging gabo ng bangkilan, dumilim ang paligid, umidlat ng napakalakas, ngunit wala namang ulan. Subalit kasabay noon ang pag-ihip ng malakas na hangin na parang may dalang dilubyong esensya sa buong kapaligiran. Para bang may muling nagising na isang halimaw o isang nilalang na matagal nang natutulog. At dahil naman sa naramdaman ng buong baryo ang yanig ng itim na presensya ng kanilang Dato sa pagkabulabog ng buong kagubatan at baryo, nagsilabasan lahat ng tao at lahat ng lalabas ng kani-kanilang tahanan ay napapatanaw sa turugan ni Dato Ojera, kung saan nanggagaling noon ang isang malakas na angil at batid ng mga taga doon na nabulabog ang katahimikan ng turugan nila, sapagkat muli nilang naramdaman ang presensya ng kanilang Dato. Mahal? Kuya? Salita ni Atara at Lucila sa paglabas din nila bigla sa kanilang tahanan na malapit din lang sa turugan. Nag-aalala ang mga mukha nila dahil parang maski ang dalawang babae sa buhay ng Dato ay ramdamang galit ng esensya ng Dato. Arsalan! Aylin! Pasigaw na salita naman ng dalawang binatilyo sa paglabas nila ng kanilang bahay. Sabay talon nila sa lupa at tumakbo ang dalawa patungo sa turugan ng Dato. Aydel! Arsalan! Sigaw naman ng kanika nilang ina sa pagtawag sa kanila, na parabang inaawat nila na huwag lumapit sa turugan. Ngunit di nakinig ang dalawa. Dahil nga sa mga binata na ang mga yun, gusto nila nang nakakakita ng aksyon. Marami na kasi silang narinig na kwento sa kanilang mga ama, sa kanilang lolo o tito sa Ella. Ngunit di pa rin naman nila nasasaksihan talaga kung paano makipaglaban ang mga ito, dahil nga sa tumahimik na ang kanilang baryo sa kanilang paglaki. Ano bang nangyayari? Salita pa ni Mang Pasyo na nooy mabagal na ring kumilos dahil sa kanyang katandaan. Ang apo mo, tay! Sagot naman ni Atara. Samantala, sa mga sandaling yun, sa harapan naman ng turugan ay sakal-sakal ni Ojera ang liig nung abat, habang parang manok ito na nagkakakawag na pilit kumakawala sa kamay ng Dato. Dahil kahit nagpalit na rin ito ng anyo bilang abat, ay hindi pa rin ito makawala sa puwersa ng pagkakahawak ng Dato. Pumapagaspas ito ng pumapagaspas, ngunit wala na.
dahil mukhang di na siya binibigyan ng dato ng pagkakataon upang magpaliwanag o makatakas. At laking pagtataka na lang ng abad dahil sa nakakatayo pala ng maayos ang dato kapag ito ay nagpalit-anyo. Dahil lingid sa kaalaman ng nakakarami ay binubuhay ng mutya ng kadatuan ang kanyang isang patay na paa kapag tuluyan niyang ginamit ang kanyang pagiging aswang. Kaya't parang wala ring diferensya si Dato Ojera pagdating sa labanan. Kitang-kita noon ng abat ang mga parang ugat na nagbabaga sa may diferensyang paanong dato na parang siyang nagbibigay buhay dito. Sa pagsakal nga ni Ojera sa abat, halos mawalan na ito ng buhay. Ngunit kahit na nasa ganun na ang sitwasyon, parang nakokontrol pa rin naman ni Dato Ojera ang kanyang galit dahil hindi pa rin naman niya itong tuluyang pinatay. Kaya naman sa bilis ng mga sandali sa baryo, ang mga ilan sa halo-halong lahi ng aswang sa buong baryo ni Ojera ay dumating na rin sa Turugana, kasali na doon sina Idol at Arsalan. Kaya naman naabutan na nila ang dato na tangan-tangan ang leeg ng abat. Tabi! Tabi kayo! Paraanin niyo kami! Salita naman ng dalawang magkapatid, si Sael at Mael. Maya-maya pa ay nakarinig na rin sila ng pagaspas. Dumating na rin si Igor, isa sa konseho ni Dato Ojera. Mahal na Dato, anong nangyari? Tanong niya agad sa pagdapo nito sa lupa. Ngunit bago pa man makasagot si Dato Ojera ay siya namang pagdating ni Itak at ng buong grupo din ng abwak sa Turugana at takbo agad ng mga ito sa kanilang impong. Nanooy patay na nga. Ano nangyari? Ano nangyari? Salita ni Itak habang nagdadalamhati na ang mga abwak sa bangkay ng kanilang impong. Mahal na Dato, ano ho ba ang nangyari? Magunos dili kayo. Huwag niyo hong patayin ang isa sa aking kauri. Pakiusap naman ni Igor sa Dato. Dahil nga alam na natin na kauri nito ang sakal-sakal ni Dato Ojera. Kaya naman sa mga ilang segundo lang sa tensyon ng mga kaganapan ay binitawan ng Dato rin ang abat. Dato, ano bang nangyari? Salita ni Mael sa paglapit nito sa kanya. Samantalang si Sael naman ay linapitan ang mga abwak upang damayan ang mga ito sa pagkamatay ni Impong Abilar. Traitor. Traitor ang isang yan, Igor, na kasamaan mo. Pinatay niya si Impong Abilar at nais pagtangkaan din ang aking buhay. Ano? Salita ni Igor ng pagkabigla. Bumaling agad ang tingin ng mga abwak at ilan sa ibang lahi pa sa loob ng baryo sa lalaking abat dahil sa sinabi ng Dato. Nang bigla namang dumipen sa iyo na ng salita at rumason at sinabing, Hindi! Sinungaling ang Dato! Siya ang pumatay dyan! Salita ng abat. Sa sinabing yun ng abat, segundong tumahimik ang lahat at biglang, Ikaw sinungaling! Alam mong hindi marunong magsinungaling ang Dato kahit kailan! At kung may kasinungalingan man itong sasambitin, nananahimik ito. Kung alam niyang kasinungalingan ang kanyang bibigkasin. Bigkas ni Itak, nagalit na galit dun sa abat. Nang biglang lumapit naman si Igor sa kauri nito na abat at sinabing, totoo ang sinasabi ng Dato. Kilala ko siya kaysa sa'yo. Ha? Salita ni Igor, sabay wala ng sabi-sabi pa. Siya na mismo ang pumatay sa kapwa nito abat, sa harapan mismo ng Dato. Alam mo ang batas dito.
Kamatayan para sa mga traidor. Salita pa niya sa nakahandusay na kauri nito. Doon ay nabigyan agad ng katarungan ang pagkamatay ni Impong Abilar para sa mga abwak. Salamat, Igor. At alam mo pa rin ilugar ang sarili mo sa mga pinangangalagaan nating alituntunin. Walang ano man, mahal na Dato. Ano na lang ang mangyayari sa atin kung masisira lang ang pinangangalagaan nating turugan dahil lang sa kawalang-yaan ng isa nating kababaryo? Usap ng Dato at ni Igor. Doon ay napatunayan pa rin ni O'Hara na klaro at malinis pa rin sa kanyang konseho ang katapatan ng mga ito sa kanya. Ngunit di nila alam na sa nangyari ay may mga ibang tao na masasaktan sa nangyari dahil lamang sa pagtitimbang nila ng katarungan sa loob ng kanilang turugan. Dahil sa ginawang pagbawi ni Igor sa buhay ng kasamahan niyang abat, may mga saksing abat din na lahi ang hindi sang-ayon dito. Siyempre ay nangunguna na ang pamilyang naiwan ng lalaking yun. Parang sa politika, kung ikaw ang nasa liderato, may mga tao kang mapapasaya at may mapapaburana. Ngunit sa kabilang banda, sa totoong buhay nga, kung may masaya sa ginagawa mo, tiyak na may nagagalit din dito. O kaya naman ay yung mga taong bitter kung tawagin na natin ngayon. Ngunit sa kaso ng nangyari ngayon kina O'Hara, matindi. Matinding galit naman ang naramdaman ng mga abat sa ginawang desisyon ni Igor at pagsang-ayon pa dito ng kanilang dato. Ang sabi nga nila, gumawa ka ng isang daan na tama. Magiging mabuti ka sa paningin lang ng iba. Ngunit kapag gumawa ka lang ng isang mali, ay mawawala ang mga ginawa mong tama para sa lahat. Dahil ito ang katotohanan ng realidad ng buhay. Kaya't pagkatapos nga ng gabing yun, ay narisolbangan nila O'Hara ang tangkang pagpaslang sa kanya ng isa sa kanilang mga taga-turugan. Ngunit di nila alam na ito pa lang ang simula ng tunay na kaguluhan sa kanilang turugan. Ang simula ng pagkabaklas ng binuong baryo nila O'Hara. Dumaan ang mga araw at nagpatuloy pa rin ang kasunduan ni O'Hara sa mga praile. Ngunit kinausap niya noon ang inkumendero na oras na nalaman ni O'Hara na may mawala pa sa kanyang kababaryo. Sinaktan man o pinatay ng mga ito, ay tuluyan na niyang tatapusin ang kasunduan. Tama, nagawa pa rin ni O'Hara na magpasyensya sa mga nangyari. Dahil iniisip pa rin ito na huwag magsimula ng hidwaan sa mga Kastila. Dahil alam niyang nasa moderno ng panahon ang mundong kanilang ginagalawan. Ayaw din niyang kainisan sila ng mga normal na tao dahil sa kanilang uri. Alam kasi ni O'Hara na sa mga panahong ito ay marami nang naniniwala o naakay ang relisyon o paniniwala na ipinakalat na nga ng kolonya ng Espanya noon. Kaya mas mabuting makisama sila. Ngunit sa isang banda, sa kalinisan ng adhikain ni O'Hara para sa katahimikan ng kanilang baryo, ay di rin naman niya alam kung ano ang iniisip ng mga banyaga at ilan na rin sa mga kapwa natin noon na nagsisilbi na sa mga praile. At yun ang malaking butas na hindi nakita nila O'Hara nang gabing pinatay ni Igor ang kapwa niyang abat. Dapat sana ay hindi mo na nila yun pinatay at inalam muna ang dahilan kung bakit naisipan nitong patayin ang Dato O'Hara. Dahil lingid sa kanilang kaalaman, pati ang kanyang konseho na bumabalang ang utos na yun mula sa mga praile, ang patayin ang Dato at palitan ng mga namumuno sa bayan o baryo na yun. At ang ipapalit nila ay ang taong taga doon din, syempre, para hindi halata. Dahil parang magiging sangay lang nila yun. Pero ang totoo na nun, ang magmamanipula ng bayan na yun ay ang mga praile na. Kumbaga, magiging puppet nila
kung sino man ang papalit kay Dato O'Hara. Isang magandang plano para sa mga kalaban, dahil pag napatay nila si O'Hara ay hindi na nila kailangan pang makisama sa turugan nito. Bagkos ay maikukumpas na nila kung ano ang gagawin sa mamamayan nito sa kanilang pamumuhay. Kaya naman nang isang araw, may dumating na mensahe mula sa mensahero ng mga praile. At iniimbitahan si Dato O'Hara sa isang piging. At sa piging na yun, doon na rin idadaos ang isang maliit na pagpupulong. Para na rin daw sa ikauunlad ng kasunduan nila sa pagpapaikot palalo ng kaban ng kayamanan ng bayan. Upang sa ganoon ay mas lalong magkaroon ng mas mabilis na progreso ang bayang kinabibilangan nila O'Hara. Pumayag naman noon si O'Hara sa imbitasyon na yun. Dahil sa dagdag pa ng mensahero, nadarating din doon ang ilan pang kabisa di barangay para makipagpulong din noon sa mga praile. Yung mga kabisa di barangay, mga kabagis, alam naman natin lahat yun. Yung mga tinatawag na nating kapitan ng barangay ngayon. At sa pagpayag nga ng Dato na makihalubilo rin sa mga pinuno ng ibang barangay noon, araw ng Linggo noon, yun ang araw kung saan gaganapin ang pagpupulong o piging sa mismong sentro noon ng bayan, dahil sa kapistahan din ng isang santo na dala rin ng mga banyaga. Si Dato O'Hara, si Igor, si Sail, kasama ng dalawang mandirigma ni Dato O'Hara sa kanilang turugan, at kasama rin dito si Arsalan at Aidel. Isinama ni Dato ang anak at pamangkin nito para naman daw maranasan nila ang makihalubilo sa mga tao sa labas ng kanilang baryo. Iniisip kasi ni O'Hara na magandang oportunidad yun para malaman din ni Arsalan at Aidel ang galawan ng mga normal na tao sa labas. Paminsan-minsan lang kasi pinapalabas ang dalawang yun sa kanilang turugan. Dahil sa pag-iinsayo ang kanilang ginagawa sa buhay, kasama nga si Sail. Dahil kahit pa man na may mga lumabas na napaaralan noon para sa mga kabataan, ay hindi naman naniniwala si O'Hara sa ganoong sistema. Dahil para sa kanya, ang tunay na edukasyon ay kung ano ang nangyayari sa iyo sa aktual na pamumuhay sa pang-araw-araw. For short, experience is the best teacher. Para yun kay O'Hara. Nagbihis naman sina O'Hara noon ng maayos para sa piging, para maging presentable naman sila sa mga tao. Ngunit nang marating na nila ang plaza kung saan dinadaos noon ang kasiyahan para sa piyesta, sa pagpasok pa lang nila sa bungad ng plaza, di malaman ni O'Hara kung bakit ganun na lang sila pinagtitinginan ng mga tao. Kahit napipilay-pilay naman noon si O'Hara na pumasok sa dausan ng piging, ay nagpatuloy pa rin sila sa pagpasok dito. At dahil doon, mas lalong pinagtitingin-tinginan sila ng mga tao sa loob. At mas lalo pang parang nakakahiya na ang dumaan sa gitna. Dahil nagbubulong-bulungan na ang ilan sa mga tao doon, sabay tingin-tingin ba naman sa kanila na para bang ang rurume nila O'Hara sa kanilang paningin. Aidel, Arsalan, tumingin lang kayo ng diretso. Doon tayo. Huwag niyong papansinin yung mga tao. Salita pa ni O'Hara sa anak at pamangkin nito. Dahil lingid sa kaalaman ng mga taong nakapalibot sa kanila, naririnig ni O'Hara ang kanilang mga boses. Dahil sa lakas nga ng pandinig nito, kahit nagbubulong-bulungan pa sila at tinatakpan ang isang bahagi ng kanilang pisngi ng kanilang kamay para sa kanilang bibig, na bubulong-bulong nga na parang bubuyog. At ang sabi ng mga yun ayon sa mga naririnig ni Dato O'Hara, aswang, aswang ang pamilyang yan. O di kaya naman ay mga walang pinag-aralan, mga taong gubat. Ganon yung mga salitang naririnig ni O'Hara sa mga yun. Hanggang sa narating na nila ang isang mesa na punong-puno naman ng pagkain, na siyang itinuro din ng isang kapwa Pilipino sa kanila na kaalyansa na noon ng mga praile.
Doon ay nakaharap nga nila Ohera ang kumpletong kabisa di barangay sa bayang kanyang kinabibilangan. Nung mga panahon na to kasi, ang Dato ay tinuturing din lang ng mga Banyaga bilang isang kapitan nga ng barangay. Pero sa pakikipag-usap ni Ohera na yun, hindi naging maayos ang pagpupulong. Dahil sa huli, nakaalitan ni Ohera ang ilan sa mga kabisa di barangay dahil sa mga bagay na hindi sila magkaintindihan. Kaya naman, umuwi na lang sina Ohera upang walang gulong mangyari. Tsaka na lang natin talakayin sa kwento ang nangyari sa piging at pagpupulong na yun, mga kabagis. Dahil sa pag-uwi nila Ohera sa daanan, ay nabigla na lamang sila nang tumumba ang isa nilang kasama dahil sa may kung anong hindi nakikita na bagay na tumama dito. At yun ay isang tigalpo. Kasabay ng pagtawa ng isang lalaki at paglabas nito sa kadiliman ng daan. Ngunit kahit madilim naman iyon, ay maliwanag ang tingin nila Ohera dito. At nakikilala niya kung sino ang lalaking tumatawa. Walang iba, kundi si Miguel, ang antingerong kinatatakutan ng mga balbal. At hindi siya nag-iisa. May mga kasama itong kalalakihan na may hawak din na rifle at mga patalima. Pananambang. Isa itong pananambang. Mahal na Dato, mukhang ginawa lang nilang daan ang piging na yun upang tayo itambangan dito. Salita ni Sael. Mga halimaw! Ha! Ohera! Pagkaraan ng maraming taon, nagkita rin tayo sa wakas. Siguro ngayon, pag napatay na kita, titigil na ang pangangate ng putol kong braso. Salita ni Miguel, sabay. Pinutukan sina Ohera ng mga kasama ni Miguel. Ngunit agad na pumulas sa gilid ng daan sina Ohera. Idol! Arsalan! Sumama kayo sa dito sa inyo! Kami nang bahala dito! Sigaw ni Dato Ohera matapos nilang magsipulasan sa daan dahil sa putok. At doon ay sa mga ilang segundo ay nakita nila Miguel ang isang aswang nalipad na tumungo agad sa ere. At yun ay walang iba kundi si Igor at akmang aatakihin na ang grupo ni Miguel.